Hirap. Wala akong magawa. Ikaw yung sinisigaw ng puso ko. Ito ang mapangahas na trailer ng upcoming Metro Manila Film Festival 2022 na My Father, Myself. Tingnan natin kung anong meron sa movie na ito. If you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell notification to get updated to my latest video upload. Actually, ang My Father, Myself, ay isang MMFF BL entry na hindi natin kailangan ipinagmamalaki ng My Father, Myself, ang sarili nitong isang BL habang sinusubukan nitong akitin ang mga manunood sa mga intimate na eksena nito sa incest. Di ako makapaniwala na ang aking sariling ama ay nagkakaroon ng relasyon sa aking kasintahan. Ito ay isang linya mula sa trailer ng 2022 Metro Manila Film Festival, MMFF, entry na My Father, Myself. Para gawing mas tumpak at para talagang maibalik ang shock factor, maaari sana silang sumama sa boyfriend na kapatid ko rin. Ang trailer para sa My Father, Myself ay inilabas noong November 4 pagkatapos ay sinalubong ng backlash, suporta, at maraming kalituhan. It laid down the entire twisted double incest plot for us, na buntis ng isang lalaki, Sean de Guzman, ang kanyang adoptive sister at pinipilit sila ng adoptive mom, Dimples Romana, na magpakasal dahil dito. But the catch is, he's actually in love with and is having an affair with his gay adoptive dad, Jake Cuenca, who had a previous affair with his biological dad. Ito ang uri ng script na nagpapaisip sa iyo. Paano nila nakuha ang mga aktor na iyon na tanggapin ang bahagi? Ito ang uri ng pelikula na ginawa upang maging kontrobersyal. Dahil dito at sa lower mid-budget feel nito, naisip ko na si Daryl Yap ang nasa likod nito, as it fits his mo. Ngunit ito ay talagang isang pelikulang Joel Lamangan, isang malamang na nasa ibabang antas ng kanyang filmography na may mga tulad ng menor de edad, sa halip na sa The Floor Contemplation Story. Matang Bash is Cash ay hindi si Yap ang unang direktor na nakinabang sa kontrobersya. Mahirap itanggi na anuman ang tagumpay na natamo niya sa mga nakaraang taon ay nakatulong upang ipakita kung gaano kalaki ang lokal na merkado para dito at kung gaano karami ang maaring kumbinsido na ito ay seryosong paggawa ng pelikula na naglalayong magbigay liwanag sa mga bawal na isyu. Halimbawa, ang My Father, Myself ay tila sinusubukang i-reel ang mga manunood sa mga intimate incest na eksena nito sa ilalim ng genre ng BL. Ang thumbnail para sa video ay isang kissing scene. Halika na, akalain mong kampo, pero nauubos ang katatawanan kapag naaalala mong opisyal itong entry para sa MMFF. Ang pamantayan sa pagpili para sa film festival ay naglalaan ng 40% para sa kwento at pangkalahatang epekto, 40% para sa cinematic attributes at technical excellence, 10% para sa global appeal, at 10% para sa Filipino sensibility. Kaya ano ang sinasabi nito tungkol sa atin at sa ating industriya ng pelikula kapag ang My Father, Myself, o 2020's transphobic, misogynistic, at simpleng hindi nakakatawang, pack boys, takusa, ang gumawa ng cut, ang hanay sa mga unang komento sa social media para sa My Father, Myself, ay mas kawili-wili kaysa sa trailer mismo. Maalay, nakakapinsala sa LGBTQIA. Kampo, nakaka-inspire at kapansin-pansin. Isang walang takot at nauugnay na game changer. Bagamat ang ilan ay nag-aalinlangan ng sinasabi na sina Cuenca at Romana ay karapat-dapat sa mga nominasyon sa pag-arte, ang iba ay pabirong sinasabi na sila ay magpapaalis kay Romana doon. Pagkakaiba sa opinyon ay maaaring magbigay sa atin ng isang insight sa kung paano tinitingnan ng mga Pilipino ang mga bihirang ngunit hindi naririnig na mga salaysay ng mga bakla na umiibig sa mga adoptive na anak. Nakikita ba natin ito bilang isang seryosong issue sa totoong buhay na nakakaapekto sa maraming Pilipino, isang pantasya ng porn site, isang nakakaaliw ngunit nakakapukaw ng isip na what if na sitwasyon, o isang matibay na alamat na ginawang sandata laban sa mga kakaibang magulang sa isang bansang hindi kumikilala sa mga union ng LGBTQIA. Ngunit kahit na isaalang-alang namin na marahil ay walang isang tamang sagot, hindi namin maikikaila na ang pelikula ay maaaring negatibong maka-impluensya sa mga impressionable na isipan. Di mo maaaring punahin ang ganitong uri ng mapanirang relasyon kapag ibinebenta mo ito bilang isang BL at naglalagay ng mga sexing aktor upang gumanap sa mga lead. At hindi ka maaaring basta-basta mag-shoot bilang drama ng pamilya o relasyon kapag ang salaysay, hindi sinasadya o hindi, ay gumagawa ng ilang uri ng komentaryo sa mga issue sa pambatasan tulad ng aborsayon,
diborsyo, at mga unyon at pag-aampo ng LGBTQIA. Hindi mo kailangang magpakasal sa isang tao dahil lang nabuntis ka nila. Hindi dapat maramdaman ng mga tuwid na babae na ginagawa nila ang kanilang mga kasosyo sa gay kapag pinakasalan nila sila sa kabila ng kanilang sekswalidad dahil lamang sa hindi legal ang kasal ng bakla. Ang komunidad ng LGBTQIA ay hindi gustong mag-ampo ng mga bata para subukang makipagrelasyon sa kanila at kung may mga individual na ganoon, tayo ang unang magnanais na dalhin sila sa hustisya. Ngunit ito ay isang seryosong isyu na hindi nakahiwalay sa mga kaso ng mga nang-aabuso ng LGBTQIA. Kung ang pelikula ay nagtatapos sa mga konklusyong ito, iyon ang pinakamaliit na magagawa nito pagkatapos subukang kumita ng pera ang BL mula sa salaysay na ito. Kung hindi, sana ay matutunan nating lahat na karapat-dapat tayo sa mas mahusay na mga pelikula kaysa dito sa takilya.